dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Papadudot. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakaranas na ba kayo ng sleep paralysis? Alam kong hindi na bago sa lahat yung term na yon kasi karamihan sa atin ay naka-experience na. Pero naranasan nyo na bang ma-sleep paralysis ng 5 sunod-sunod na beses sa isang gabi? Ako kasi ay oo. Hello mga ka-online, ako po si Benjamin pero tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Benj. Third year communication arts student. Fan ako ng inyong programa sa radyo at subscriber mo ako sa 2 YouTube channels mo. Ang Papa Dudut Stories at Kaistorya. Anyway, numero 1 po ako na fan ng mga horror stories sa Wattpad. Anyway, meron din akong ibabahagi sa inyo na isang legit na kwentong kababalaghan. Papa Dudut, nangyari ang lahat ng ito last semester lang. Finals na namin. Palagi akong puyat, hindi dahil may ka-chat o ka-text ako. Kundi dahil sa pag-review dahil malapit na nga ang examination. Consistent honor student ako noong high school kaya kahit college na ako ay gusto ko pa rin maipagpatuloy yon kahit na medyo malabo na dahil naging irregular student ako. Nasanay na akong palaging natutulog ng 1 a.m. Minsan pa nga ay lagpas pa doon. Nasanay na din yung katawang ko na nagigising ng alas 3 ng madaling araw o yung tinatawag na devil's hour. Minsan nga ay 2:58 o 3:01 a.m. pa ay nagigising na ako. Sa palagi kong pagpupuyat ay hindi ko akalain na may mangyayari sa akin. So dito na magsisimula ang kwento. Anyway, nagdo-dorm pala ako dahil sa probinsya pa ang bahay namin. Malayo sa university na pinapasukan ko. Mura lang ang upa ko dito kada buwan. Pero sa kabila ng maliit na upa ay punong-puno ito ng mga kwentong kababalaghan. Una, ang nabalitaan ko ay dati raw sementeryo ang buong compound namin. Pangalawa, may nagpapakita raw ng mga white lady, maligno, kapre, inkanto at tikbalang sa dorm namin. Pangatlo ay meron daw mga nagdo-dorm sa amin ang pinaglalaroan daw ng mga lamang lupa. Malas mo kapag ikaw ang napili nilang mapagtripan. Ganon ang mga umiikot na kwento sa loob ng dorm namin. Pero dahil sa isa akong taong hindi naniniwala sa mga kababalaghan at katatakutan ay tinawanan at binaliwala ko lamang ang mga ito. Isang gabi bago ang examination week namin ay meron akong tinatapos na report. Pinagpuyatan ko yon para mabawasan na yung mga gawain ko. Hassle kasi sabay-sabay pa yung deadline. Ipipresent na lamang namin yung napiling topic namin sa harap ng klase kasama yung partner. Ako na yung nag-insist na gumawa ng PowerPoint sa aming dalawa at pumayag naman siya. Yung topic namin ay sleep disorders. Part na doon ng topic ang iba't ibang kondisyon gaya ng insomnia, narcolepsy, sleep talking, sleepwalking, etc. Siyempre hindi doon mawawala ang sleep paralysis. Ginawan ko na siya ng PowerPoint kasama na ang definisyon, mga sintomas at treatment nila. Papa Dudut, sobrang antok na ako noon. Namumula na nga ang mga mata ko. Masakit na rin ang likod ko sa kakaupo kaharap ang laptop. Tinignan ko ang orasan, lagpas alauna na. Tulog na rin ang mga ka-dorm kong sina Lester at Alwin. Di na ako nagtaka kasi ganoon naman palagi ang oras ng tulog ko. Sinave ko na sa flash drive yung report namin at sinat down ang laptop. Pinatay ko na rin po ang mini lamp sa desk dahil mas prefer kong matulog na madilim. Although hindi naman totally madilim sa kwarto namin kasi katapat namin ang ubod ng liwanag na street lamp.
na solar powered. Since nakalatag naman yung higaan namin ay humiga na ako ng diretsyo. Sa sobrang pagod ay nakatulog ako kaagad. Maya-maya ay nagising ako ng walang dahilan yung biglang mulat ng mata ko. Tinignan ko yung orasan sa phone ko, alas 3 na. Hindi na bago sa akin yon kaya natulog ulit ako. Ilang minuto lang ay nagising muli ako pero this time ay hindi na ako makagalaw. Naninigas ang buong katawan ko. May kung anong boses din na bumubulong sa tenga ko. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, ibang lingwahe sa tingin ko. Boses siya ng isang lalaki. Natakot ako at pinilit kong gumalaw at lumaban hanggang sa nagising ako. Natakot na takot at hinahabol ang hininga. Inilibot ko yung mata ko at wala namang ibang tao bukod sa aming tatlo. Niyakap ko lalo yung unang ko at nakatulog muli ako. Maya-maya ay nagising ako pangalawang beses na ito. Hindi ako makagalaw. Wala rin lumalabas na boses kahit na sumigaw ako. Nandun pa rin yung boses ng lalaki. Pero this time, Papa Dudut, mas malakas at may kasamang tawa. Nakaramdam din ako ng parang sinasakal ako. Naluluha na ako sa takot at lumalaban talaga ako at nagdasal sa isip. Nagising ako ulit na parang pumitik yung katawan ko. Pawis na pawis. Sa sobrang takot ay parang ayoko nang matulog ng mga oras na yon. Alam kong sleep paralysis na ang nangyayari sa akin. Napaisip ako na baka nararanasan ko ito ay dahil kasama ito sa mga ire-report ko. Napailing na lamang ako. Hindi ko inaasahang makakatulog ulit ako. Mahirap man paniwalaan pero nagising akong muli na paralisado na naman ang katawan sa pangatlong pagkakataon. May naaninag akong anino na nakatayo sa harapan ko. Kitang-kita ko siya dahil sa konting liwanag mula sa street lamp sa labas. Wala siyang mukha, hugis tao. Alam kong sa akin siya nakatingin at buminis ang tibok ng puso ko kasi dati nababasa ko lang yung black human figure na yon. Ngayon ay nasa harapan ko na. Todo dasal talaga ako noon at syempre laban ang laban. Alam kong naluha na ako dahil yung aninong yon ay naglalakad pa sa loob ng bahay. Laking pasasalamat ko dahil ginising ako ni Lester. Umuungol daw kasi ako habang tulog. Pinatagilid niya ako at sobrang sakit na ng ulo ko sa mga nangyayari. Ang bigat na rin ng ilalim ng mga mata ko. Parang napaparanoid ako sa mga oras na yon. Nagtatakip na rin ako ng unan sa mata and take note nakatulog ulit ako sa sobrang antok. Nangyari ulit yon hanggang 5 beses na na-sleep paralysis ako. Pero sa ikaapat at ikalima ay wala na yung anino. Feeling ko na mga oras na yon ay pinaglalaruan ako at hinanghina na yung katawan ko. Sa panglima na nakawala na ako sa pagkakaparalyze ay hindi na talaga ako natulog hanggat hindi pa natatapos ang devil's hour. Bumangon ako at naghilamos, nagtimpla na rin ako ng gatas na maiinom. Nag-Facebook din ako para aliwin ang sarili ko. Lagpas alas 4 na ako nakatulog. At laking pasasalamat ko dahil hindi na ako ginambala pa. Nang dahil sa mga nangyari ay mas lalo kong naintindihan ang report ko tungkol sa sleep paralysis dahil ako mismo ang nakaranas. Yan ang pinaka-worst na experience ko. Dulot na rin siguro yon ng stress dahil lagi akong puyat. Papa Dudut, akala ko ay tapos na ang lahat. But wait, there's more, sabi nga ng iba. Pagkatapos ng report ko na yon ay ilang araw din akong nagpahinga. May pagkakataon pa nga umorder pa ako sa online shopping ng melatonin para lamang gumanda ang tulog ko. Ang akala ko, Papa Dudut, ay hindi na ako makakaranas ng kababalaghan sa aking buhay. Pero isang gabi, bago ako matulog ay siniguro kong nakaihina ako at nakainom ng melatonin. Tatandaan ko na alas 9 pa lamang noon. Kaya sabi ko sa akin sarili magiging mahaba-haba ang tulog ko. Nakatulog din ako naman kaagad at nanaginip naman ako ng maganda. Pero yung saya sa panaginip ko ay unti-unting napalitan ng bangungot. Kung hindi ako nagkakamali noon, Papa Dudut, sa panaginip ko ay parang nasa isang masayang reunion kami kasama namin yung lolo at lola ko na yumaon na 5 to 10 years ago. Tapos ay biglang umulan daw ng malakas. Tapos ay dumilim ang kapaligiran. Sumilong daw kami ng mga magulang ko at kaanak ko sa isang bahay na hindi namin alam kung kanino.
Tapos alam mo yun eh, bigla na lamang nawala sa eksena ang mga magulang at kaanak ko, pero napalitan ng creepy vibes ang paligid. Hanggang sa ma-realize ko na lamang na nag-iisa na pala ko. Tapos ay lalong dumilim ang paligid. Sa panaginip ko ay agad akong nagtanong sa sarili ko kung nasaan ako. Kasi bigla akong nagtransport sa nakakatakot na haunted house. Mamayang kaunti may narinig na akong nakakakilabot na mga yabag na tila palapit sa akin. Agad kong ginala ang aking paningin at naispatan ko ang isang dark figure na nakatayo sa hindi kalayuan sa aking kaliwa. Kung i-describe ko siya ay parang si kamatayan. Basta mahaba ang suot niya na itim na parang kumot tapos may hood. Grim Reaper talaga ang datingan niya. Siyempre, natakot ako pagkakita sa dark figure at anyong tatakbo na. Pero bago ko magawa yon ay mabilis na dumutang siya papunta sa akin habang ginagalaw niya ang kanyang mga kamay para kuhain ako. Agad naman niya akong kinuha at binangga sa pader. Doon ko nakita ang kahindik-hindik niyang anyo, isang bungo na may sungay at may matang nagbabaga na parang isang demonyo. Bigla akong nagising sa aking bangungot. Napansin kong naghahabol ako ng hininga, pero agad kong napansin na hindi ko may galaw ang aking buong katawan. Sinubukan kong igalaw ang aking ulo para lumingon at tingnan ang paligid. Nakita ko ang orasan noon, 2:59 ng madaling araw na. Isang minuto bago mag devil's hour. Tulog ang lahat ng kadorm ko, pero kapansin-pansin ang nakatayong itim na figura sa aking paanan. Kinilabutan ako noon, Papa Dudot, pero bago pa ako makasigaw ay lumutang at pumaibabaw sa akin ang nilalang at sinamantala niya ang pagkakataon. Pinuwersa niyang buksan ang bibig ko tapos ay pinasok niya sa loob ang kanyang kamay na may matatalas na kuko. Tapos ay para siyang may dinudukot sa aking lalamunan. Ginawa kong lahat para magpumiglas pero masyadong malakas ang puwersa ng itim na nilalang. Kaya wala akong nagawa, kundi ang umiyak na lamang. Pero isang himala ang naganap dahil nagising noon ang isa kong dormmate na si Alwin, kaya tumigil ang nilalang sa pagdukot sa lalamunan ko. At nang buksan ni Alwin ang ilaw ay naglahong parang bulang itim na figura. "Bench, ano nangyayari sa'yo? Tumiiyak ka dyan?" Concerned na tanong ni Alwin sa akin. Pero hindi ako nakasagot noon at sa halip ay napahagulhol na lamang ako. Lumapit ang dormmate ko sa akin at inalalayan niya akong bumangon. Pero pagkabangon ko ay bigla akong sumuka ng itim na likod. Marami-rami din yon at nagulat at nagtaka naman si Alwin. Pero hindi siya nandiri at sa halip ay inalalayan niya akong tumayo at naglakad kami papunta sa banyo. Muli akong sumuka ng itim na likido na parang tinta ng pusit. Marami siguro. Umigit kumulang ay 5 baso din yon. "May nakain ka sigurong hindi maganda kanina. Baka na food poison ka," pangamba pa ni Alwin. "Tatawagin ko ang landlady natin para dalhin ka sa ospital," suhestyon pa niya. Pero pinigilan ko ang dormmate ko. "Hindi na, Alwin. Wala akong sakit. Hindi ako na food poison. Meron lang nangyari sa akin na hindi maganda," sagot ko sa kanya. Hanggang sa maiyak na lamang ako. "Natatakot ako." "Eh bakit ka naman matatakot?" usisa ni Alwin sa akin. Nang hindi ko sagutin ang sinabi niya ay nagbuntong hininga siya at saka muling nagsalita. "Hindi ka okay. Huwag ka nalang pumasok bukas sa school at magpahinga ka nalang muna," mungkahi pa niya. Pagkatapos noon ay bumalik kami sa aking kama at tinulungan ako ni Alwin na linisin ang pwesto ko. Tinanggal niya yung kobre kamang may suka at nilagay niya yon sa CR dahil tatanggalin muna niya yung suka bago ilagay sa basket. Samantala ay gusto kong tulungan noon si Alwin pero nang mga sandaling yon ay nanginginig pa rin ang buo kong katawan. Mamayang kaunti naman ay nagising ang isa ko pang dormmate na si Lester. Nagtaka siya sa itsura ko at ang sabi na lamang ni Alwin na may sakit ako. Pagkatapos ay umihi naman si Lester ay nag-aya itong kumain at uminom ng kape. Doon ay nagkape kaming tatlo, pinagsaluhan namin ang isang pan ng tinapay at isang liver spread. Unting kwentuhan hanggang sa mauwi ang aming kwentuhan sa sleep paralysis. At doon ay kinuwento ko sa kanila ang totoong nangyari sa akin. Natulala sina Lester at Alwin nang mabanggit ko yung nakakatakot kong karanasan.
Ang buong akala ko ay maniniwala sila, lalo na si Lester. Mahilig ka kasing magpuyat, Bench eh. Kung matulog ka, 2 hanggang 3 oras lang. Tapos palagi kang stress sa pag-aaral. Alam mo kung palagi kang ganyan, mamamatay ka ng maaga. Hindi ka makakagraduate, sayang, wika ni Lester sa akin. Sumang-ayon naman ako, Papa Dudut. Siguro nga, kaya palagi ako na sleep paralysis dahil nagpapabaya ako sa katawan ko, ang sabi ko sa kanya. Pero Lester, Alwin, may balita ako narinig na dati raw itong sementeryo, itong dorm natin. Dagdag na tanong ko. Oo, narinig ko nga yan. 1976 daw nang itayo itong dorm natin. Pero before that year, nakakatakot na sementeryo daw ito, segunda pa ni Alwin. Kaya siguro maraming multo at mga lamang lupa dito sa dorm natin, ang sabi ko na lamang. Nako, hindi totoo yan. Walang multo at lamang lupa. Sabi naman ni Alwin na isang atheist at hindi naniniwala sa kung ano-anong mga supernatural at paranormal beings. Pero hindi ko makalimutan yung ginawa sa akin ng dark figure na tila may dinudukot sa lalamunan ko. Inisip ko yon buong magdamag habang nagstay lamang ako sa dorm buong araw. Hindi nagtagal ay tinawagan ko noon ang aking ina para mangumusta. Anak, kumusta ka na dyan? Nakapag-aral ka ba ng mabuti? Tanong sa akin ni Mama. Opo, nakakapag-aral naman po ako at pasado naman po ako sa mga grades ko so far. Pero Ma, mukhang may sakit po yata ako. Nangihina kong sabi sa kanya. Anong nararamdaman mo? Nagpa-check up ka na ba sa doktor? Nag-aalala ang tanong niya sa akin sa kabilang linya. Hindi pa po ako nagpapa-check up, kaya wala akong alam kung ano itong nararamdaman ko. Siguro po'y dahil sa stress, sagot ko. Baka kasi nagpapabaya ka sa katawan mo. Naku, Bench, sa kakaganyan mo eh baka hindi ka umabot sa graduation. Halata na sa boses ni Mama noon ang pagpapanik. Gusto mo eh lumuwas ako dyan para asikasuhin ka? Tanong pa niya sa akin. Wag na po, malayo ang bukid noon. Mapapagod lang po kayo, pagtutol ko. Bench anak, magpalakas ka. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Hindi baling bumagsak ka na lang sa subject mo. Huwag ka lang mawala sa amin. Mahal na mahal ka namin. Ang sabi ni Mama na umiiyak na. Agad ko namang inalo si Mama na huwag umiyak. Ma, sige po, hindi na po ako magpapabaya sa katawan ko, promise. Paggaranti ako sa kanya. Mamayang kaunti ay kinuwento ko kay Mama ang nangyari sa akin. Sa pamilya kasi namin ay si Mama lamang ang may third eye. Nagmula kasi kami sa angkan ng sabihin nating may special powers. Karamihan sa angkan namin ay mga albularyo o kung hindi man ay espiritista. Anong ginawa sa iyo ng itim na nilalang na yon? Lalong na-concern si Mama sa akin matapos kong ikwento sa kanya yung na-experience ko. Nagkakaroon po ako ng sleep paralysis dahil sa kanya. Tapos, pinersa niyang buksan ang bibig ko. Tapos Ma, ipinasok niya ang kamay niya sa bibig ko. Papaba sa lalamunan ko na parabang may gusto siyang kunin. Kwento ko pa sa kanya. Nakuha ba niya yung bato? Seryosong tanong pa ni Mama sa akin. Wala naman po siyang nakuhang bato kasi nagising na yung isang dormmate ko. Kwento ko sa kanya. Ano pong bato? Usisa ko pa sa aking ina. Yung bato na yon ay nagtataglay ng kapangyarihan ng angka natin. Kapag nalunok mo yon, magiging malakas kang albularyo na pwedeng makagapi ng mga masasamang nilalang tulad ng demonyo. Seryosong wika ni Mama sa akin. Batong nilulunok? Parang daan na lang? Medyo natatawa kong balik kay Mama. Pero agad niya akong pinagalitan at sinabi niya sa akin na hindi ko dapat pagtawanan yon. Natatandaan mo ba bago namatay ang lolo mo? Si Lolo Ingo mo? Panimula ni Mama. Bigla ko namang naalala ang moment na yon. Natatandaan ko siguro yung mga 6 years old ako noon. Naglalaro ako ng kotse-kotsehan sa tabi ng lolo ko na nakahiga sa folding bed. Nakaratay ito at hindi makatayo dahil sa stroke. Pero noong araw na yon ay bigla akong nagulat nang tumayo si lolo at inila niya ako papunta sa kanya. Tapos ay pinersa niyang binuksan ang bibig ko. Natatandaan ko pa nga noon na nagpupumiglas ako noon at umiiyak. Pero hindi nagpatinag noon si Lolo.
Hanggang sa napansin ko na lamang na meron siyang iniluwang maliit na puting bato sa kanyang bibig at isinalin niya yon sa akin. Iluluwa ko yon sana pero agad niya akong pinigilan at puwersahan niyang pinalunok yon sa akin. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay bigla na lamang bumagsak ang katawan ni Lolo sa sahig at wala na siyang buhay. Habang ako ay iyak ng iyak dahil sa ginawa sa akin ni Lolo. At noong araw lang na yon ko napagtanto na hindi pala isang ordinaryong bato ang pinalunok sa akin ni Lolo, kundi isang makapangyarihang bato, Papa Dudut. Bench, may gustong kumuha ng batong nasa katawan mo. At ginagamit niya ang puwersa ng kadiliman para magtagumpay siya, sabi pa ni Mama sa akin. Hindi ko naiintindihan si Mama sa part na yon, pero tinandaan ko yung mga bilin sa akin ni Mama na kailangan kong ingatan ang bato, lalo na kapag sumasapit daw ang Devil's Hour. Kinagabihan habang natutulog ang lahat ay muling naulit ang aking kinakatakutang panaginip. Muli nagpakita ang dark figure na mukhang Grim Reaper. Muli akong nakaranas ng sleep paralysis. Tapos ay pumaibabaw sa akin ang itim na nilalang para dukutin ang bato sa aking lalamunan. Pero nanlaban talaga ako. Sa una'y nahirapan ako pero naisip ko na may bato sa katawan ko na pwedeng makapagbigay sa akin ng kapangyarihan. Ewan ko, Papa Dudut, pero unti-unti akong lumakas at naigalaw ko ang aking katawan. Nanlaban ako sa dark figure habang tulog ang mga ka-dormmate ko. Ay nakikipagbuno ako sa masamang espiritu, Papa Dudut. Hanggang sa may nakita akong kumislap sa ibabaw ng aking mesa. Nakuha nito ang aking pansin kaya dali-dali kong tinungo yon at tumambad sa akin ang maliit na salamin. Nung una'y nagtataka ako kung para saan ang salamin pero nang palapit na sa akin ang dark figure ay kinuha ko ang salamin at tinuto ko yon sa kanya. Doon, Papa Dudut, ay nakita ko na tila hinigop ng salamin ang dark figure habang sumisigaw ito na parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Hindi nga nagtagal nang tuluyan na siyang mahigop at matrap sa salamin. Naging instinct ko nang basagin yon para tuluyan nang matalo ang dark figure at makulong siya habang buhay kung saan man ito o trinap ng salamin. Pagkatapos ng insidenteng yon ay hingal na hingal ako at pagod na pagod. Mamayang kaunti ay nalimpungatan ng dalawa kong dormmates at tinanong nila kung ano ang nangyari. Hindi na lamang ako kumibo at sa halip ay inaya ko silang mag-midnight snack. Siya nga pala, tumingin din ako sa wall clock na nakasabit sa kwarto namin. 3:02 ng madaling araw yon. Napabuntong hininga na lamang ako. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na ako nagkaroon ng sleep paralysis. Natuto na rin po ako magpahinga pagkatapos ng klase. Nag-exercise din ako at hindi na rin ako masyadong nagpupuyat. Hindi nagtagal, nag-improve ang kalusugan ko. Lalo akong lumakas at naging aktibo. Napansin po ito ng mga ka-dormmate ko at tuwang-tuwa sila sa naging progress ko. Sabi ko sa sarili ko ay totoo talagang kasabihang health is wealth. Ahanin mo ang masyadong mataas ang grades kung masyado ka namang stress at pagod na pagod. Kailangan kong i-balance ang lahat at sa puntong yon ay nagtagumpay naman ako. At ito ang totoong kwento ko, Papa Dudut. Sa ngayon ay third year college na ako. Yes, marami pa rin mga ganap at projects pero natuto na akong mag-balance ng aking oras. At masaya naman ako sa naging resulta. At yun lang, Papa Dudut, sana'y mapili mo rin po itong i-ere. Abangan ko po itong ma-upload sa iyong YouTube channel. Maraming salamat at magandang gabing muli sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Bench. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama.
papadudot stories. Papadudot stories. Papadudot stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.